Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, Jose Autida Agri TV. Sa araw na ito ay narito po tayo sa aking sakahan at ako po'y magtatanim ng upo. Ito po ang isa sa aking paraan sa pagtatanim ng upo na mabilisan po. Sa ngayon ay narito po tayo sa aking matatanda ng upo na parang tumigil na sa pagpamunga, ngunit may kakaunti pang mga bunga na maliliit na. Ito po ang gagawin kong planting materials. Hindi tayo muna gagamit ng mga buto. Ito muna ang aking gagawin para po akong nagtatanim ng kamote. So magkukuha po ako ng aking planting materials. Ito po ang kanyang talbos. Putulin ko dito. So ito po ang gagawin kong pangtanim. Ito. So mabilis na po ito. Pagkabuhay ka agad, lumalabas yung mga bagong talbos at magdadala ka agad ng bulaklak at magagawang bunga. So punta na tayo sa aking taniman ng upo. Okay, mayroon na po akong kuha dito, marami-rami. Ito. Okay, naririto na po tayo sa ating planting site. So ito po, pupunuin po natin ito ng mga pananim. Sa katunayan po, mayroon na tayong naiplastar na isang hilera. So explain ko muna kung ano po ang kahalagahan kung bakit ganito po ang paraan. Ang napakaganda dito ay mabubuhay kaagad ang ating tanim at paglabas ng kanyang talbos ay mature na po dito. No? So mabilisan po ang paglabas ng kanyang bunga. So kailangan po ang pipiliin nating planting materials ay ito pong mayroon ng mga ugat. Ito, mayroon ng mga ugat. Kasi po, diretso po ito na kakain ng pagkabuno. So, ito, pag-aalaga natin ay mag-abuno pa rin tayo, mag-spray tayo ng insecticide at mag-spray pa rin tayo ng fungicide. Sinamahan ng foliar fertilizer. At mayroon pa rin tayong basal o abono na ilalagay natin sa dito tapat po sa ating tanim. So ito po ang gagawin natin. Ito ang abono natin. Ito. So ang gagawin natin ay gagawa tayo ng kakaunting butas. So ang proper time o magandang panahon ng ating pagtatanim ay maganda yung dapit hapon. Kasi po pag dapit hapon ay tutuloy na pagkagabi, so hindi na po ma-stress ang ating pananim. O kung umaga man, yun pong panahon gaya ngayon na nag-uulan. No? Nag-uulan, so malamig talaga ang panahon, hindi na malalanta ang ating tanim sa init ng araw. Yun po ang proper time na dapat magtatanim tayo para tuloy-tuloy po ang pagkabuhay ng ating pananim na upo. So ito, mayroon na tayong kakaunting butas at lalagyan natin ng kakaunting abono. Okay? So, yan. Mayroon na tayong kakaunting abono at tatakipan na natin ng kaunting lupa. Yan. Okay. So, dito natin, itatanim natin ng ganyan. Okay. Okay. Ganyan lang na natin. Okay. Yan. So, ganyan ang pagkalagay niya kasi po, doon ito gagapang. Okay. Ulitin ko. Ito,
pangalawa nating tanim. Kuha tayo ng butas parang kakaunting kanal. Yan. So, lalagyan natin kakaunting abono. Yun pong complete fertilizer 14, 14 o triple 14. So ilalagay natin ng ganyan. Okay. Pagkatapos, tatakipan na natin ng kakaunting lupa. Okay. So, yun pong bahagi na nilalabasan ng talbos, yun pong ipailalim natin. Yan. Tapos, lalagyan na natin sa kaunting lupa. O. Nakalabas na po ang kanyang mga dahon. Okay. O. So, yung pangatlong demo natin ay ito. Mayroong bunga. O, mayroong bunga. Titingnan mo natin kung gaano siya kabilis o lumalaki pa ba siya. Okay. Okay. So, ulit. Gagawin natin, gawa tayo ng butas na parang kanal, kanal, at lalagyan natin ng abono na triple 14. Yan. Tapos tatakipan na natin ng kakaunting lupa. Tapos ilalagay natin ng ganyan yung anim natin. Ito po ang kanyang ugat. Tatakipan natin ng lupa. Yan. So, abangan nyo ako. Pakita ko sa inyo kung ano na po ang mangyayari sa ating pananim dito. So, ito po ang mga seedling materials natin. Pupunuin natin ang iriang ito. No? So ito po ay pang mabilisan kasi po sa ngayon napakamahal yun pong upo sa palengke. So kailangan mabilis po ang ating production. So ulitin ko, kung magtatanim tayo dapat hapon. Pagkatanim natin, didiligan natin kagad. So kinabukasan parang hindi na siya ma-stress kasi po nakapag-rejuvenate na siya tuwing gabi. So, kung umaga man, maganda yung nag-uulan, yung malamig ang panahon. Ipakita ko sa inyo nga talagang nabubuhay. Nabubuhay yung cuttings niya na ating tinanim. So, talagang may paraan pala maliban sa buto kasi ngayon ang buto ko ay mataas ang presyo. Kung bibilhin natin, pwede na cuttings na yung itatanim natin. So, ipakita ko sa inyo nga ito na. Ito na ang cuttings niya. No? Nabubuhay at umpisa na namulaklak. Ito. Umpisa na namulaklak. Ito. Madali lang po. No? Ito. Itong nang labas na bunga na ito. So, ito, inalagaan lang natin para po mabilis po ang kanyang pagdami ng kanyang vines o mga talbos. So, ito na. Ito na, mga malulusog na talbos ito. So ito, pakita ko sa inyo ang yung tinanim ko po. Ito. Ito yung tinanim ko, yung cuttings niya. So itong pinagmulan, yung pinagmulan niya, ito, yun pong tinanim ko. Ito. So madali ito. Kung ihahambing natin sa buto, mabilis po ito. So ito pa, ito yung iba pang puno. So ito, nabubuhay talaga, no? Ang gagawin lang po natin ay alagaan natin ng mabuti. So to, ito ang kanyang origin. Ito ang kanyang origin. Naglagay tayo ng organikong pataba. Ito pong maitim. Ito pong maitim. Ito pong organikong pataba nilagay natin. Okay. So ito pa. Ito.
ito. Madali lang po ito. So sa ating pagtatanim ng upo o yun pong mga pananim na natin na gumagapang gaya ng kalabasa, pwede rin na talbos na lang tayo. Pero yung pagtatanim natin ay kailangan i-timing po natin at aalagaan natin ang mabuti. Palagi po natin dililigan. Kung mainit ang panahon, umaga at hapon, diligan natin. Diligan natin. So, talagang nagtatagumpay tayo sa ating pagtatanim ng upo na yun pong cuttings niya ay yun pong ginawa nating planting materials. So sana po ay gagayahin nyo ito sa inyong sakahan. Huwag nyo lang kalimutan na sa ating pagtatanim ng upo, kailangan itataas po natin ang lupa. Kasi pag may maraming ulan, mamamatay po ito. Kasi po masubrahan ng basa, no? Pero pag itataas natin ng maayos, hindi po ito masisira sa sobrang ulan. Talagang aabot tayo sa makapag-harvest. So, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at huwag nyo lang kalimutan na mag-spray tayo ng fungicide, pesticide at saka foliar. Hanggang yan lang po at maraming salamat sa inyong pagpanood. Magandang umaga sa inyong lahat.